Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay yung portfolio na ginagawa natin na company profile or brochure sa Adobe InDesign. So pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So ito yung previous na ginawa natin na video. Ginawa natin ang video and ang remaining ay yung project. Yung sa ating project ay portfolio. So, meron tayong in-sketch kung sinusundan niyo yung playlist ng aking YouTube channel. So, kung first-timer kayo or magkaroon kayo ng idea sa mga o kumuha ng idea sa mga ibang portfolio ay nag-research ako dito. So, ito yung mga portfolio arrangement nila. Yung mga image nila, example ito, may mga yung ibang portfolio nila ay horizontal at saka iba na naman magkaiba-iba ng line. So, kung gusto niyo kumuha ng mga inspirational sa kanilang ginagawa, i-search nyo lang dito. So, ako, ginagawa ko minsan, nag-draw ako ng sarili kong design. So, mag-start tayo. I-zoom ko lang, control plus sa aking keyboard, i-press ko silang sabay, and punta ko dito sa area na to, and i-click ko dito sa rectangle frame tool, and i-drag natin dito, so yan, and meron na tayong isa, and pwede natin siya i-copy. So ngayon, pag hinold ko yung alt sa aking keyboard, makikita niyo na magiging dalawa yan, so yan, dalawa. Naka-hold ngayon ng alt sa aking keyboard and i-press ko lang yung okay, yung left sa aking mouse and i-drag ko siya dito and magkakaroon ng copy. And kung gusto ng straight yung line dito ay i-hold nyo na rin yung shift. So yan, naging dalawa na. So ito, pwede natin i-copy to. So example, maglagay ako dito ng i-copy natin to. Again, i-press nyo lang yung alt sa inyong keyboard and i-drag nyo sa baba. Kung gusto nyo ng derecho yung alignment, i-hold nyo rin yung shift. Dalawa sila. So yan. And i-copy ko ulit to sa bagay. Ano na lang. Pwede nyo tatlohin yung image nyo na to. So para mas madali tayo, ano ko na lang. Pwede nyo maraming ilagay nyo dito na picture. So para ano lang, less yung time. Ilagay ko na lang dito ay 6 na lang. And kayo na yung bahala mag kung ano yung gusto niyo na design. So pwede natin i-adjust ito. Halimbawa yan. And medyo lagyan natin ng space. Lagyan, sorry, i-undo ko lang. And make sure na similar sila. Pero kung sa iba naman, pwede naman hipare-parehas. Depende sa inyong design. So example yan. And bagyan ko lang ng space ito. And dito rin sa area na to kasi maglalagay tayo dyan ng title niya. So halimbawa yan. And sa area na to, pwede tayo maglagay dito ng text. Frame tools. Maglagay tayo dyan ng text. And of course, dito rin maglagay tayo din ng title. Ang ilagay natin dito, halimbawa, ano ba yung title natin? Project na lang. Ilagay ba natin dito project o ilagay natin dito project. So actually, copy ko na lang ito. Gawa na lang tayo dito ng sarili natin. I-click natin dito ang text. Anlagyan natin dito ng project. Caps lock. And ilagay ko dito Arial. Arial bold and yung color ay ito, cyan. I-increase natin yung size. Example 18. So yan, and i-center natin. Actually ito, pwede natin i-double click ito sa ating mouse. So mag-ano siya, magpipit siya doon. So ilagay natin ito sa center. Ayan. So pag i-medio natin ibaba. And actually, pwede tayo maglagay dito ng line. So, letter na lang yan. And ito, medyo itaas ko ng konti. Yan, kasi.
And pagkatapos, maglagay tayo dito ng text. I-click natin ito. Example lang, project 1. Pwedeng ilagay dito yung mga name ng inyong project. So ilagay lang natin dito project. Zero one, and i-select all ko lang. Select all sa aking keyboard, control A. And lagyan natin dito ng Arial. Arial semi-regular. So, Arial Black. And palitan ko na lang dito ng regular. And increase natin yung size ng 14. Palitan natin dito ng size. I think mas maganda yung bold. Caps lock lahat. Project 01 para emphasize yung ating project. And i-double click lang natin dito para fit siya doon. So pwede natin yan dyan sa left align, and i-copy natin dito. Hinold ko lang yung alt sa aking keyboard and pagkatapos shift para align sila. And maglagay tayo dito ng 2. And actually, pwede natin i-adjust yung ating box kung gusto natin na malaki. I-select natin lahat, i-adjust natin. And dito, medyo ibaba ko ng konti ito at saka ito itaas ko. Saka pwede kayo maglagay dito ng description, some description ng inyong project. And dito, i-copy natin ito. I-hold ko lang yung alt sa aking keyboard and also shift para align sila dito. So pagkatapos, itaas ko ito ng konti. And pagkatapos, i-copy ko rin ito. Hold ko lang yung alt sa aking keyboard and shift para align sila. And lagyan natin ito ng number 3. Number 4. At saka ito, number 5. Number 6. So, meron na tayong 6. And ready to pick up na yung mga ating mga images. So, i-click natin ito and punta tayo dito sa file and place. So, kailangan yung i-pick dito o yung mga project services na related sa inyong ginagawa na brochure. So, example natin ito. I-click nyo dito kasi masyadong malaki yung picture, and i-control, i-hold nyo yung control sa inyong keyboard and plus minus. So, kung makikita nyo ang laki ng image, so i-hold ko lang yung shape and i-drag ko dyan sa corner, pati rin dito, para makita ko, makita natin siya. So, kung gusto nyo laki yung inyong working area, i-hold nyo lang control or plus or minus para makita nyo control plus yan, control minus ito. So, i-adjust ko lang ito para make sure na fit siya dito. Meron natang control shift ba? Saka ito, kung gusto nyo i-adjust. Ayan. Ayan. So, the same din dito. I-click natin ito at saka punta tayo dito sa file, place, and example. Yan. And i-click natin dito ulit kung makikita nyo ang laki ng ating picture. So, i-click ko yung Alt. Sorry, Shape. And also here. So, yan. And i-Control Plus ko lang. And hanggang mailagay ko siya dito. So, yan. So ngayon, i-click ko yung W sa aking, i-press ko yung W sa aking keyboard. So yan ang makikita, yan ang view na makikita. So i-press ko again yung W para makita ko yung line. So sa area na to ay gagawin ko para the same lang yung paggawa, yung punta ka dito sa i-click nyo, file, place. So para hindi masyadong mahaba yung video, i-forward ko na lang. So ito tapos ko na yung anim na pictures.
And i-press ko lang yung W para makita ko yung alignment. So yan. And ito medyo i-center ko lang. I-align natin sa center. Gamitin nyo lang arrow down at saka up arrow sa inyong keyboard. So i-zoom natin. Make sure na malagay natin dito sa center. And dito rin actually center ata yan. Or center na yon. And dito medyo natin siya i-move doon. So i-hit ko lang yung W sa aking keyboard. Press ko para makita ko yung pictures. So dito sa area na yan, pwede kayo maglagay dito ng text or pwede nung i-adjust inyong mga picture, pwede niyo lakihan ng konti. Or pwede kayo maglagay dito ng some text. So example natin, ano tayo ng dito, magkaano tayo ng text dito. Punta ako dito sa generator ng text, Lorem Ipsum. And halimbawa, mag-drag tayo dito ng... I-copy ko lang sa aking... I-copy ko and i-paste ko siya dito. Ayan. And i-select all ko sa aking keyboard, Control A, and lagyan ko dito ng Arial Black. Oh, dapat regular. Ayan, and pwedeng 12 points. I-copy natin ulit ito, halimbawa, dalawang ano yan. Select all C para mas maraming text. Ayan. So, ayan, tapos na tayo sa area na to. So, actually, pwede nyo i-adjust yan. Halimbawa, as nasabi ko sa inyo, na pwede nyo i-adjust yung mga picture dyan. So dito naman tayo sa right side. And maglagay tayo dito ng text. Pwede natin actually i-copy to. Ito pwede natin siya i-copy, halimbawa yan, i-hold natin yung alt and i-move natin siya dito. And similarly, pwede natin example natin ito. And i-hold natin yung alt. Dapat dalawa para ang ibang style ito. Ayan, and maglagay ako dito ng isang malaki. So, rectangle na isang malaki. And sa area na to, i-adjust ko to hanggang doon. And dito rin, i-adjust ko ng... ito, i-adjust ko na lang dito para iba yung style nito. And dito, i-copy ko siya dito. I-hold ko yung Alt and i-select ko yung dalawaan. Ito lang, hanggang dito lang siya. So medyo lakihan ko, medyo na-confuse kayo ata. So ito, kailangan natin lagyan ng mga images. So, paano natin lagyan ng image? Ito, kung punta tayo dito. And actually, i-click natin ito and punta tayo dito sa file. File and place. And dito tayo sa example natin. Hindi ko alam kung nagamit natin ito. So, ito na lang. So, yung picture actually, hindi siya bagay dito. Dahil, i-ano ko na lang. So, let's see, ito yan na lang. And dito. Ipakita ko sa inyo kanina, nagpunta tayo din sa place. Pero pag may image na, i-click nyo lang image and punta kayo dito sa link. And dito sa link. And ito example yan. And ito, napunta na siya dito. Link lang. Punta kayo dito sa link kung gusto nang i-relink. So later on, i-discuss ko sa inyo yun, paano mag-relink. I-adjust ko to. Ayan. I-adjust na lang ito. And of course, itong malaki. Malaking image natin. Punta tayo dito sa file, place, and wala akong maraming picture dito. Kaya uulitin ko na lang itong laptop. So, sa demo purposes lang naman to. So, i-click nyo siya dito. Control plus and minus. I-click nyo dito sa center and hanapin natin actually dito. Yan. And kailangan natin, kung by the way, pwede nyo i-hold yung shift at saka alt para proportion yung, kung makikita niyo proportion. I mean, sa center sila yung liit niya. Yan.
And pagkatapos, palitan natin ito. So, ito yung ating option. Punta tayo dito sa pwede natin gamitin na option na to. And link and example yan. And i-adjust natin ito. And ito, ito dito lang pala to. And last, maglagay tayo dito ng, o kaya ito na lang, i-adjust lang natin ito, image na to, i-adjust natin sa taas. And ito, kailangan, palitan natin ito. Punta tayo dito sa place, and yung malaking image ang ipalit natin, ito, let's say ito, maliit ito. So ito na lang, adjust lang natin, kahit hindi siya bagay dyan. Punta tayo dito sa center niya, make sure na makuha natin yung image, hindi yung frame niya. So yan. And kailangan natin i-control minus, i-adjust kung meron adjustment. So press ko lang yung W sa aking keyboard. And tingnan natin kung merong adjustment. So actually pwede natin itaas ito. And dito, kung merong adjustment, i-adjust nyo lang dito ng konti, ibaba nyo lang kung sakto yung inyong templa. And pagkatapos, pwede tayo maglagay dito ng text. Kasi ito, magkaharap naman sila. Ayan, walang press ko lang yung W. Or pwede nyo i-adjust ito. Example, sa area na to, pwede natin i-adjust ito ng konti. Yan. Kasi maglalagay ako dito ng text. And maglalagay tayo dito ng frame text. Dito sa area na to. And maglalagay ako dito ng text. I-press natin ng text. Dito, maglagay tayo ng sum. Dapat, yung text ay maglagay muna ako dito. Pwede naman natin mayroong nung option na papunta dito. So, maglagay na lang ako dito. Tapos, i-rotate ko na lang. Maglagay tayo dito ng text. Sum of our activities. Select all ko and punta ako dito sa Arial Black. I-adjust ko yung size ng 36. And i-rotate ko. I-hold niyo yung, by the way, i-hold niyo yung shape para shift sa inyong keyboard para make sure na hanggang dito, tingnan mo yung orientation na 45 degree, 90 degree. So pagkatapos, ilagay natin dito sa area na to. So itry natin na i-press yung W para hindi natin makita yung guide. And yan. I-click natin ito ng double click. And ito. And ito, palitan natin ito ng kulay activities. Double click natin dyan at saka ito. I-press nyo lang yung W kung gusto niyo. And ito, kung gusto niyo i-adjust, halimbawa gusto niyo lakihan, i-adjust na lang dito rin. Lakihan nyo lang yung kanyang font dito kung gusto niyo i-adjust, halimbawa 24. And maglagay tayo dito ng example. I-ano lang natin, i-press natin yung shift para align. I mean, straight. And dito, maglagay tayo dito na itong color. So, yan. And ito, pwede niyong ilagay dun sa gilid. Kung ito hindi sakto, i-adjust na lang dito. Yan. Press ko lang yung W. So, yan. And tapos na tayo dito sa ating project or sa ginagawa. Hanggang dito lang. And I hope may natutunan kayo sa video na ito. And huwag niyong kalimutan i-like and subscribe. Or i-share ang aking video.